Siguradong gugustuhin mong may pagtanggol ng babaeng ito. Sinampal niya ng malakas ang lalaki kaya't nagtanggalan ang mga ipin nito. Sinuntok niya ang lalaki kaya lumipad ito. Kakain siya ng walnut at dinurog niya lang ito gamit ang kamay. Kaya niya ring palambutin ang kutsarang ito habang tinititigan lamang. Bata pa lamang siya ay kinakitaan na siya ng lakas. Pagkaunat niya ng kamay ay tumalsik ang nurse sa harap niya. Nang siya ay 5 taon pa lang, kinidnap silang magkapatid. Sinipa niya ang pinto ng sasakyan at nakatakas sila. Hinabol sila ng sasakyan, nang siya ay mabangga. Tumaob lamang ang kotse. Nag-exercise siya nang natupi ang bakal. Hindi niya na rin mabuksan ang gripo dahil nasisira ito sa lakas niya. Sila ay nagpunta sa picnic. Habang siya ay nagpapapicture, natulak niya ay malaking bato kaya nalaglag ito. Nagulat ang lahat, siya ay tumakbo. Nagpunta siya sa templo upang sumamba. Hinihiling niyang humina at maitago ang kapangyarihan. Ngumiti ang bato, dumating naman ang isang monghe. Nagulat siya nang makitang gumalaw ang bato. Dumating ang resulta ng exam nila Bongsun. Hindi siya nakapasa kaya nalungkot siya. Nagtrabaho na lamang siya upang magkapera. Pinasok niya ang iba't ibang klase ng trabaho. Habang siya ay nangangararo, bigla niyang binuhat ang truck kaya nagulat ang mga nakakita. Umuwi siyang nakabike. Mayroong tumawag sa kanya nang biglang may kumuha ng kanyang cellphone. Pinapon lamang ito at nadurog. Sinampal siya nito kaya sa sobra niyang galit ay sinampal niya rin ito at nagliparan ang mga ngipin. Tutulungan sana ng mga kasama ng lalaki ang kanilang amo. Ngunit isang tulak lamang ay lumipad na ang mga ito. Naiinis siya sa sarili niya. Dumating pa ang isa na tila walang alam sa nangyari. Sasampalin din sana siya nito nang pinigilan ni Bongsun at binali ang kamay. Hindi na ibalik ang kamay kaya naawa din si Bongsun. Sinubukan niyang ibalik ngunit mas lalong nabali. Nag-akmang hahampasin siya ng lalaki, binuha niya ito at pinalipad. Nakita ng general manager ang buong pangyayari at nagulat ito. Dahil sa kanyang mga nagawa ay pinapulis siya ng mga lalaki. Nakita ng mga pulis na bagbog sarado ang mga ito. Napayuko na lamang si Bongsun. Hindi makapaniwala ang pulis. Pinagtaturo siya ng mga lalaki. Dumating ang general manager. Pinagtanggol siya nito. Ginawa ito ng general manager dahil may kailangan siya kay Bongsun. Nausap si Bongsun ng secretary ng general manager. Inalok siya ng trabaho bilang isang bodyguard. Tila nagpakipot pa si Bongsun kaya tumanggi siya. Inalok naman siya ng 6 na milyon sa loob ng 1 taon. Kaya pumayag na ito, upang matesting ang tunay na lakas ni Bongsun. Nakipagpunong braso sa kanya ang general manager. Malakas ang loob ng lalaki ngunit nang mag-umpisa, hindi na niya man lang maigalaw ang kamay ni Bongsun. Hanggang sa ginamit niya na ang kanyang 2 kamay. Di pa rin umubra at natalo siya ni Bongsun. Di pa rin makapaniwala kaya tinawag niya ang secretary upang makipag-wrestling dito. Ngunit di pa nagtatagal ay tumalsik na ito. Kaya sinugod siya sa ospital. Tuwang-tuwa si Bongsun nang makuha ang trabaho. Nalaglag siya sa kamat sa sobrang lakas niya ay tila lumindol. Nagpunta siya sa isang bar upang mag-celebrate ngunit nang sumasayaw siya ay natanggal niya ang bakal. Nakakita siya ng grupo ng lalaki na nambubuli. Hinarap niya ang mga ito. Isang mayabang na lalaki ang sumipa sa kanyang paa. Upang mapigilan si Bongsun ay kinausap na lang ng kanyang kaibigan ang mga bata. Ngunit talagang mayabang ang mga ito. Tinali ni Bongsun ang sintas ng kawawang nabubuli. At sinabing huwag niyo nang ulitin ang pambubuli. Hinila niya ang sapatos ng isa upang bigyan ng leksyon. Sinabi ni Bongsun at sa susunod na saktan niyo pa ulit itong lalaki ay malalagot kayo sa akin. Mesbak naman ang leader ng mga batang lalaki na bully. Matagal na niyang hinihintay na makita si Bongsun. Nilapitan niya ito at kinuha ang bag ni Bongsun. Kinuha din nila ang wallet. Alam ni Bongsun na kapag pinatulan niya ta ay siguradong masasaktan. Isang hawak lamang niya ay tumaamba na agad ang lalaki. Pinakita niya sa mga kasama nito na talunan ang kanilang leader. Natakot ang lahat, inutusan ni Bongsun ang mga lalaki na pumunta sa palaruan na ito. Sumakay sila at pinaikot ng napakabilis. Nagmakaawa sila at lumuhod kay Bongsun. Inutusan muli ni Bongsun ang mga lalaki. Kailangan nilang ipunin ang mga basura sa lugar. Bumalik ang mga ito kasama ang leader at muling lumuhod sa kanya. May bumato naman ng bola sa kanyang likod. Sa inis ni Bongsun ay sinipa niya ito. Sa sobrang lakas ay hindi na muling nakita ang bola. Nagulat ang lahat ng nakakita. Mula noon ay hinangaan at kinatakutan na ng mga tao si Bongsun. Sa taglay niyang lakas ay walang kahit na sino ang nanalo laban sa kanya. Kaya kung ikaw ay magkakaroon ng kakilala na kasing ganda niya, liligawan mo ba siya?